sa mga isinusulong ng pamahalaang lungsod ng Quezon City ang active transport, kung saan hinihikayat nito ang mga Q-citizen na gumamit ng mga bisikleta bilang alternatibong transportasyon. Sa kabila niyan, isa sa kanilang suliranin ang paradahan ng mga ito. Kaya ilang pribadong sektor ang nagbigay sa kanila ng bike racks na bukod pa sa kanilang inisyatibo. Para sa kabuuan ng balitang yan, tunghayan sa aking report. Nagbigay ng 24 inverted U bike racks ang Makati Business Club o MBC at Shell Pilipinas Corporation sa pamahalaang lungsod ng Quezon City sa pamamagitan ng isang turnover ceremony na ginanap mismo sa Quezon City Hall. Isa sa mga dumalo dito para tanggapin ang donasyon si Bebot Kimpo, Administrator for Operation ng Quezon City at Chief Cora Medes ng Green Transport Division. Nakatakdang ilagay ang mga ito sa Quezon City Circle, Amoranto Sports Complex Stadium sa Quezon City at Quezon City University upang magamit ng mga siklista na walang maparadahan ng kanilang mga bike. Ayon kay Kimpo, maraming Q-citizen sa kanilang lungsod ang nagbibisikleta, ngunit kakaunti pa lamang mayroong bike racks. Dahil daw dyan kaya maraming mga bike ang kung saan-saan lang nakaparada. Kaya naman ang mga donasyon na ibinibigay ng pribadong sektor para suportahan ang cycling community sa Quezon City ay malaking bagay raw para sa kanila. Hinihikayat rin ni Kimpo ang mga pribadong sektor na mayroong establishmento na maglagay ng mga bike racks sa labas ng kanilang mga pasilidad upang mayroong lugar na lalagyan ang mga siklista ng kanilang mga bike na ginagamit bilang kanilang transportasyon. Bukod sa mga bike racks para sa mga siklista, isa rin daw sa matagal ng advokasya ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang makapaglagay ng aabot sa 350-kilometer bike lanes na dugtong-dugtong sa buong lungsod na kanila raw unauunti-unti na. Isa lang ito sa mga bike lane dito sa Quezon City na madalas na daraanan ng ating mga kababayang siklista, kung saan target pa nga ng pamahalang lungsod ng Quezon City na maparami pa ito. Isa na kasi ito sa mga nagiging mode of transportation ng ating mga kababayan, kung saan matatandaan na noong kasagsagan ng pandemya, inirekomenda ito bilang alternative public transportation ng ating mga kababayan. Thank you.
Samantala, bukod sa mga donasyong bike racks, una nang nakapaglagay ang pamahalaang lungsod ng Quezon sa mga paaralan, pamilihan at pampublikong lugar upang isulong ang active transport sa mga Q-citizen. Samantala, matatandaan na noong nakaraang taon, umabot na sa 7 milyon nating kababayan ang nagmamay-ari ng bisikleta. Ayon yan sa inilabas na survey ng Social Weather Station o SWS. Mula dito sa Quezon City para sa Your TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.